Kumusta mga ka-Axie? Welcome back sa aking channel sa GachaWade. So sa videong ito, sasagutin natin ang inyong mga katanungan kung okay pa bang mag-invest sa Axie Infinity ngayon. Marami nagtatanong sa comment section, yung mga hindi pa naglalaro ng Axie, yung mga nag-iisip-isip pa lang kung okay ba sa time na to mag-invest sa Axie Infinity. And syempre, marami tayong naririnig na balita sa Axie na pabagsak na. May mga balitang positive, meron ding mga negative. So ano ba talaga yung current situation ng Axie Infinity? Syempre ako, hindi kita i-invite na mag-invest sa Axie Infinity, pero tutulungan lang kita makapag-decide kung ano yung gagawin mo. Syempre, isi-share ko lang naman yung personal experience ko sa paglalaro ng Axie. Hindi ako magpe-predict or manguhula ng maaring mangyari sa Axie Infinity, pero kung ano lang yung mga nagawa or nangyari sa akin sa paglalaro ng Axie Infinity. Nagawa nito sa akin, nalugi ba ako, kumita ba ako, magkano yung in-invest ko. Unang katanungan, magkano ba ang investment sa Axie Infinity? Magkano ba yung possible na kitain kung maglalaro ka na ng Axie Infinity ngayon? So share ko lang din yung background ko sa Axie Infinity. Naglaro ako 3 months ago. So papakita ko sa inyo kung magkano yung in-invest ko sa time na yon at ano yung naging experience ko after that. So nung time na sumali ako sa Axie Infinity 3 months ago, June 13, nag-invest ako ng 27,000 pesos. Sa 27,000 pesos, nakabuo ako ng 3 Axie. Actually, yung first 3 Axies ko ay Beast, Bird, and Plant. So makikita natin yun dito sa aking YouTube channel. So balikan natin yung video 3 months ago. Bababa ko lang. Sa first video ko sa Axie Infinity. Ayan. So kita nyo tong video na to. Yung title, Low Budget Beginner. At yung budget nga is 25 to 30K. So applicable ba tong video na to ngayon? Tignan natin yung presyo sa marketplace. So ako, ito nga in-invest ko, 27,000. Ayan. So nakikita natin yung mga presyo, average $148 yan, nasa dollars. Lipat natin sa next page. Ayan, marami pa rin, 150, puro 150 yan. Next page ulit, pangatlong page na, puro 150 pa rin. Gawin natin pang-apat na page. Okay, nadagdagan lang ng $1, 151, 152, panglimang page, 152. So, ang daming choices, around $150. So, naglalaro sa $150. Ngayon, kung mag-i-invest ka sa Axie Infinity, kailangan mo ng 3 Axie. So, sabihin na natin, ang good Axie ngayon ay nasa $180. Hindi ko sinasabing very good, pero good Axie. Ibig sabihin, kaya niya nang i-maintain yung MMR na 1,200 sa rank gameplay sa arena. So, hindi ko sinasabing ganitong presyo ng Axie, makakaakyat ka sa top 1,000. Pero, mame-maintain mo yung magandang arena rank mo para at least 6 SLP per win. So, sa $180 mo sa isang Axie, actually itong mga 152 na to, may nakita ako dito magagandang Axie. Hindi porke mura yan, eh pangit dyan. Meron ka mabibili talaga dyan na magagandang Axie na bagsak presyo talaga sila. Basta magaling ka magtingin ng skills, makakabuo ka ng team na napaka-cheap. So sabihin na natin, hindi very cheap, 180. Ngayon, ita-times natin yan sa 3 dahil 3 Axie, $540. So $540 i-times natin sa peso sa 49. Halos kapareho ng initial investment ko sa Axie Infinity 3 months ago. So parang bumabalik yung nakaraan sa Axie. Kumbaga, parang bumabalik yung simula nung nag-umpisa ako sa Axie Infinity. Ito lang din yung presyohan ng Axie. Kasi dumaan yung Axie Infinity na yung initial team nasa 90,000, 80,000. Yung kapatid ko sumali sa Axie Infinity yung time na yun, yung 3 Axie na nabuo niya nasa worth 55,000. Ganon din yung kaibigan ko, kasabay niya 55,000. Tapos yun nga, na-hype yung game, tumaas, naging 75,000 isang team. Umabot talaga sa punto na yung pinakang cheap na Axie is $500. Talagang yung pinakang mura ha, $500. So ibig sabihin,
para makabuo ka ng isang Axie team kung ang pinakamura na ay $500 nung time na yon, times 3 times 49, kailangan mo nga ng around 75,000 pesos. Pero chop suey yun. So kung ayaw mong chop suey yung team mo, nasa 90,000 pesos, 95, almost 100,000 para makabuo ka lang ng maganda-gandang Axie. Kasi kung eksaktong $500, sobrang chop suey na yun. Hindi pa kasama dito yung gas fee at yung conversion. So 73, ano pa yan? Hindi pa yan posibleng maibili ng Axie kasi wala pa dyan yung gas fee. So itong 27,000 pesos, ito yung budget sa Axie, wala pa dyan yung gas fee. Yung mismong pera ko noon is 29,000. So mura pa yung gas fee, kaya 2,000 lang halos yung nabawas, and then 27,000 yung budget ko sa Axie. So sabihin na nating 30,000 pesos yung initial investment sa Axie. Ayan ha, 30,000 pesos na hindi masyadong mamahaling Axie. Merong 152, pwede ka makabili dyan, pero inano natin sa 180. Sa 30,000 pesos, magkano yung pwede mong kitain? So, kung meron kang tatlong Axie, kagaya nyan, meron kang 20 energy per day. So, sa 20 energy per day na yan, nakadetermine kung magkano yung kikitain mo dahil nandito na ngayon yung possible earnings talaga sa arena. Sa adventure, meron dyan 50 SLP. And sa daily quest, meron ka rin makiklaim na 25 SLP. So ngayon, nakasalalay dito yung remaining kitaan sa arena kung magaling ka. So ang tanong sa sarili mo, gamer ka ba? Competitive gamer ka ba? Professional gamer ka ba? Or hindi ka gamer? So kung hindi ka gamer, siguro hindi ko i-encourage na mag-Axie ka talaga kasi based sa current situation ngayon ng Axie, nandito nakasalalay talaga yung earnings mo. So kung hindi ka gamer, medyo mahihirapan kang kumita sa Axie. Kikita ka pa rin at kikita dito sa adventure na 50 SLP, pero matatagalan yung return of investment mo kung nakasalalay lang dito yung kitaan mo at hindi ka manalo-nalo sa arena dahil wala ka talagang gaming experience. So talagang hindi ko i-advise sa'yo na pumasok ka sa Axie kung hindi ka gamer. Ngayon, tignan natin kung magkano yung possible earnings. Sa 20 energy per day at nag-umpisa ka sa Axie, nasa rank 1,200, 6 SLP per win. So ngayon sabihin na natin out of 20 games mo, ito yung tapos ka na magpa-level ng Axie ha. Iko-consider na natin na ito na yung regular na naglalaro ka na ng Axie at nafa-farm mo na yung 50 SLP sa adventure. Ayan. So ako dito lang ako nagfa-farm sa stage 5. 2 SLP per win dito. And yan, natatapos ko siya na hindi ko na pinataas ng level. Kita nyo naman yung level ng Axie ko, 781. Dito lang ako nagfa-farm sa Ruins 5. Hindi na ako umakyat sa mataas na Ruins, 2 SLP per win. So, ibig sabihin, yung 20 energy ko, boost na siya sa arena. So, ngayon, sa 20 energy mo, 6 SLP per win sa rank 1,200. Ngayon, sabihin na natin, ang panalo mo lang ay 8. Yun. So, napaka ano na nun ha? 8 panalo. So, ibig sabihin, 12 times ka lang natatalo. So, mas marami yung talo mo kesa panalo. So, ang gagawin natin, 8 wins, yan, 8 wins times 6 per win. So, yun nga yung Axie na nabili mo, $180, at na-maintain mo lang yung arena na yung rank mo is 1,200, 6 SLP per win, and nanalo ka ng 8. So, meron kang 48 SLP for that day sa arena, plus yung 50 sa adventure, plus yung 25 sa quest. So, average 123 SLP per day. So, average to ha, 123 SLP per day. Normal player ka lang, hindi ka na nakakaakyat ng mataas na rank, hindi ka rin bumababa. Dahil yung mga bumababa, mga hindi gamer yun. Yung talagang 800 yung rank. Medyo mahirap talaga kapag bababa ka ng ganon kasi 1 SLP, 3 SLP per win dun. So, maaring hindi ka talaga gamer ng Axie, kaya napunta ka sa mababang MMR. Ngayon, ito,
average SLP mo as a gamer ng mga strategy game. Ayan, nakukuha mo yan. Ngayon, times natin yan sa 30. So, sa isang buwan, meron kang 3,690 SLP. Magkano ba ang isang SLP ngayon? Tignan natin. Refresh ko. 409. So, times na lang natin sa 4. So, ayan, times sa 4. So, sa isang buwan, possible na kumita ka ng 4,760 sa pesos. At ang ininvest mo nga, 30,000 pesos. So, ibig sabihin, para mabawi mo yung investment mo, kakailanganin mo ng 2.5 months. Mga 2.5 months, mababawi mo na yung investment. So, nasa isip mo, medyo matagal din, 2.5 months. Pero after ng 2.5 months, lahat ng kikitain mo sa Axie is earnings mo na. Profit na lang siya. So, ngayon, ito yung base sa mababang MMR. Ngayon, sabihin na natin na naglaro ka ng Axie, meron kang 20 energy. Kasi sa $180 per Axie, pwede ka naman makaakit ng mga 1,400, which is 9 SLP per win. So, sabihin na natin, ganun pa rin, 20 energy mo. Out of 20 energy, nanalo ka lang ng 8, which is very common naman na siguro 8 lang yung kayang ipanalo. Mas marami yung talo, 12 times. So, 8 panalo, ito times na natin sa 9. Kung nandoon ka sa 1,400 MMR. So, 72 plus yung 75 nga sa adventure and sa daily quest. So, meron ka ng 147 SLP per day. So, i-times natin yan sa 30 days. Meron kang 4,410 times natin sa 4 pesos. So, ito yung kinikita mo per month. So, ngayon, imbis na 2.5 months mong kikitain, 2 months na lang, bumalik na sa'yo yung investment mo. Okay? Kasi kung ta-times natin ito sa 2, bumalik na yung investment mo. May sobra na pambayad sa gas fee. So, nabawi mo na. Actually, wala nang gas fee eh. Yung SLP diretso sa Binance and then in cash. So, wala nang gas fee. So, ito na talaga yung makukuha mo. 35,000. Sabihin na natin may konting bawas. Mga 34,000. Ayan. So, nabawi mo na yung investment mo in 2 months. Which is, kung good player ka na ha. Good player. So, ngayon ako naman, sa base experience ko sa Axie, nakaka-average ako ng 200 SLP per day. Siyempre, na-upgrade ko na yung mga initial na Axie ko. Before kasi nga, beast, bird, and plant. And as time goes by, ngayon magkano na ba yung average SLP ko? Yung average ko is hindi na bumababa ng 200 SLP. May times pa nga 300 SLP sa isang araw. Pero kadalasan talaga mga 220, 230... So, sabihin na natin 200 SLP per day. Ngayon, ita-times ko to sa 30. And ita-times natin sa 4. So, ito. Itong 24,000 per month is actual income na to. Profit na. Kasi nabawi ko na yung puhunan ko nung first month ko pa lang sa Axie Infinity. So, nung time na nag-uumpisa ako sa Axie Infinity, halos 4 pesos to 5 pesos lang din yung SLP. So, parang pakiramdam ko talaga, bumalik lang sa umpisa yung Axie Infinity nung nag-umpisa ako sa larong to. Kung titignan natin yung love potion nung time na yon, in 90 days natin to. Okay, nung June 30, nasa 4 yung SLP and then by the end of June, umakit siya ng 6 pesos. And then nung July, nag 7 pesos, nag 8 pesos. May dumating na nag 9 pesos na siya. Ganyan. So, tignan natin dito yung June, July 2 eh. Ayan. I-ano natin, 180 days. June 13. Ayan, June 13. Ayan, yung end of June, naging 6 pesos and 11 yung nakarecord dito. Merong time na nag 17 pesos din yung SLP. Marami nagpapalit, marami. Actually, may nag 19 pesos pa nga pero hindi siya naka-average dito kasi per the whole day na yon. To kasi nag-iiba-iba yun per hour. So, may time na nag-peak siya sa 19 and then same day bumaba ng 17. Kaya yung na-record, 17. So, ngayon nandito tayo sa 409. Ayan, September 18. Okay, so nabawi ko yung investment ko nung first month sa Axie Infinity
And then nung second month, which is July and August, lahat yon kitaan na lang. So ang ginawa ko lang, binabalik ko lang yung pera na kinikita ko sa Axie. And ayun nga, nakabuo ako ng scholarship at meron na tayong mga scholars sa ngayon. So lahat ng kinikita kong 24,000 na pesos na to is profit na lang siya. Sa ngayon, ito yung current situation ko ngayon ha, 24,000 pesos. So yun, nasagot yung tanong, magkano ang investment? Sa halagang 30,000, return of investment, depende sa inyo kung alin kayo dito. Ito lang naman ay mga average. 123 SLP a day, 140 something, and 200 SLP. So kung alin man kayo dyan, kung saan man kayo dyan, dyan lang maglalaro yung inyong kitaan per month. So, syempre, pag nabuo nyo na yung return of investment, puro profit na. So, pwedeng ito yung monthly na kinikita mo sa Axie, pwedeng ito, kung 4 pesos yung SLP. Maaring bumaba yung SLP sa 3 pesos, maaari ring tumaas in the future. So, again, hindi ko nga ipe-predict yung pagbaba or pagtaas, pero binibase ko lang sa current situation ng Axie Infinity. So, kung mapapansin nyo yung video ko nga noong 3 months ago na 25 to 30k, pwede nyo na ulit yan panoorin kasi ayan na ulit yung budget, bumalik na sa umpisa. And then ito nga yung video ko noon starting from day 1, and may times pa nga na ito nga low budget chop suey 15 to 20k. Kung bibilihin nyo yung mga 150 na yan, so i-times na lang natin sa ganyan, sabihin na natin 160, ayan 160 ah, times 3, 480 times 49. So ayan, 24,000 pesos chop suey team. Chop suey team, pwede mo pa ring ma-maintain dyan yung rank mo na 1,200. Kasi yun yung initial rank. Ibig sabihin lahat ng pumasok na chop suey team, nandoon agad yung rank nila sa 1,200. Or any team na bagong player, nandoon agad yung rank nyo. So pwede nyo ma-maintain yun. Basta maganda yung pagkakabuo nyo ng team. Hindi ko alam yung gas fee. Siyempre, additional math na naman yan. So, kayo na yung bahala sa pag-calculate ng gas fee. Pero ito yung presyo mismo ng budget nyo sa Axie. 23,500. Nalugi ba ako sa Axie Infinity? So, alam nyo naman yung sagot. Nung 1 month pa lang, nakuha ko na yung investment ko. Paano ko nakuha? Bukod sa pag-grind at pagkakaroon ng SLP, nagba-buying and selling din ako. So, may video rin ako sa buying and selling. Ayan. Buy and sell, more profit. So, ginawa ko rin yan para lang bukod sa pag-grind ko ng SLP, nagba-buying and selling din ako ng Axie. Kumbaga, kailangan kong kumita. So, kailangan kong gawin yung mga iba pang bagay na alam ko na makatulong para bumilis yung aking return of investment. And ngayong nabalik na yung investment ko, hindi na ako ganun ka-active sa buying and selling. More on, playing na lang, grinding yung daily ko, and yung mga scholars ko, kinokollect ko na lang din yung mga nag-grind nila. So, hindi na ako masyadong nagbabuying and selling. And before, nagbabuying and selling lang din ako kasi gusto ko ma-experiment yung iba't ibang build ng Axie. So, syempre, tatlo yung Axie ko noon. Nagsasawa ako kunyari sa Beast or sa Bird. Ibebenta ko, tas papalitan ko ng ibang Axie. So, narotate ko nang narotate yon, kaya nagkaroon ako ng napakaraming experience sa iba't ibang build ng Axie. Ayan, parang almost every week, iba-iba yung Axie ko. Minsan pa nga, parang everyday, halos iba-iba. Kahapon, ganito yung Axie ko. Next day, iba na kaagad. So, ayan, makikita nyo naman dito. Ito yung Axie ko nung una, BBP. Tapos next day, nagkaroon na ilang days lang, 2 months ago, meron akong bird, aqua plant. Meron ding, ito, starting team ko, yung plant, bug, aqua. Tapos meron akong mga arena na nilaro ko. Iba-iba rin yung Axie ko talaga per arena. Ito, chop suey team. Gumawa na akong chop suey team. 2 plant, 1 aqua. Plant, aqua, no? APP. Ayan. Tapos, ano po ba yung mga naging team ko? Actually, marami. Hindi ko naman na i-video lahat. Minsan, hindi ko na napapakita. Ayan, APP. Ito naman, Beast Aqua Plant. O, ayan naman, Beast Plant. So, nag-iiba-iba talaga yung team ko. Ayan, may Gravel Plant pa ako dyan. Beast Plant. Ito rin, naranasan ko rin yung may Reptile. Ayan. Plant, Reptile, Beast.
So, RBP. Ito rin, yung all white team ko. Yung reptile na Terminator, Aqua, Plant, RAP, Rap team. Ayan, Rap. Tapos ito, ito, yan, yung BAP, Bird, Aqua, Plant. So, halos talaga na-experience ko lahat yung mga iba't ibang Axie. Ito rin. Subukan ko rin AAP. Ayan. Aqua, Aqua, Plant. And currently, ito nga yung ginagamit ko. BAP, Bird, Aqua, Plant. Ayan. So, syempre, gusto ko na naman silang palitan. Pero, bili lang ako ng bagong Axie. Pero, hindi ko na masyadong active dun sa buying and selling. So, ayan nga yung Axie natin ngayon. Gusto ko lang i-breed itong dalawang to na zero breed count. So, nalugi? Hindi. Scam ba ang Axie? So, hindi siya scam. Kasi kung scam siya, eh, hindi na ako maglalaro ng Axie ngayon. Ibig sabihin, nalugi na ako before pa, na scam na ako, hindi na ako mag-Axie ngayon. So, dun pa lang, sasagot ko na diretso sa inyo, scam ba ang Axie? Hindi. Kasi para sa akin, yung word na scam, is ito yung... Kumbaga, sinabihan ka na ganito yung kikitain mo, tapos pinangakuan ka, tapos biglang nawala. So, naloko ka, na-scam ka. So far, hindi ko naman na-experience sa Axie. Kaya, more than 3 months na ako nag-Axie ngayon, and okay para sa akin yung Axie Infinity. So, kung ano man yung mga negative na nababasa nyo, naririnig nyo, napapanood nyo, depende na sa inyo yon kung saan kayo maniniwala. Ito yung actual experience ko. Maaring iba-iba tayo na experience, pero based sa paglalaro ko ng Axie sa loob ng 3 months or more than 3 months, hindi ako na scam, hindi ako nalugi. Ngayon nga eh, lahat ng kikitain ko sa Axie is profit na. So kumbaga, kung kikita ako ng ganito sa isang buwan, dagdag ano na yan, dagdag income na sa akin yan sa iba pang nilalaro kong games. So itong 24,000, sweldo ko na to nung nagko-call center ako. So, kaya nga, nakapag-resign na ako sa call center dahil yung 24,000 pesos na sweldo ko sa call center sa loob ng 10 hours a day at night shift na nakakapagod ngayon, sa paglalaro ko lang ng Axie, yun na rin yung sweldo ko. And ilang oras lang ba ako naglalaro ng Axie? 2 hours. 2 to 3 hours? Pwede pa? 2 to 3 hours? Napili ko na full-time na ako sa NFT gaming. Kasi yung kinikita ko sa NFT games, mas malaki pa sa full-time job na meron ako noon. So, yung bigyan ko lang din kayo ng background sa Axie Infinity. Yung Axie Infinity, nung June nung sumali ako, 50,000 active players. And then, nung July, umabot siya ng 150 to 500,000 yung active players. Ibig sabihin, dumami talaga yung player. Nag-hype nung July, na-hype na siya. And unti-unti nang nakikilala, nakikita sa social media, naririnig sa mga iba't ibang group, sa even sa ano, sa TV, no, nababalitaan na. And nung August, road to 1 million na yung Axie active players. And nung September nga, nag-tweet na nagkaroon na ng more than 1 million active players yung Axie Infinity. So Axie Infinity hits 1 million daily active players. Ito lang yung first NFT project to hit 1 billion all-time trade volume. So, ito yung number one or leading NFT game na nahit yung 1 billion all-time trade volume sa dami ng players. Ngayon, nagtataka kayo, bakit dumami yung players, lumiit yung SLP, di ba dapat tataas? Bakit nung konti yung player, ganun, nung umpisa pa lang 50,000 yung players, bakit ganito na rin yung SLP 4 pesos? And then nung naging 150 to 500, naging mataas yung SLP, umabot ng 15 pesos, 20 19 pesos, and then ngayon nag 1 million bumaba. So syempre, kaya siya bumaba dahil sa sobrang dami ng player, ang daming nagfa-farm ng SLP, and yung Axie Infinity team, hindi pa sila gumagawa ng paraan para i-burn yung SLP na oversupply na. So, dahil oversupply na, lahat tayo nagpa-farm ng SLP, bumaba ngayon yung value ng SLP. So, para tumaas ulit yung value ng SLP, nakadepende na yan sa gagawing steps ng mga developer kung paano natin i-burn yung SLP. Pag sinabing i-burn, ito yung kailangan may paggagamitan yung SLP natin. Sa ngayon kasi yung SLP, yung paraan lang para ma-burn yung SLP is sa breeding.
So syempre hindi lahat naman nagbi-breed dahil nga medyo mahal yung AXS, 3,200. Dalawa ang kailangan mo, 7,000 para makapag-breed. So hindi lahat tayo breeder, so na-overpopulate ngayon yung marketplace kaya nagmura yung Axie at bumaba yung SLP. Gagawa yung developer ng other ways para ma-burn yung SLP. Maraming paraan, maraming approach yung pwedeng gawin ng developer. Pinag-aaralan lang nila yung best na maayos nila economy. And kung ako yung tatanungin, aayusin ba nila yung SLP? Syempre ayusin nila yan, kasi kung hindi nila yan aayusin, hindi nila gugustuhin na maubusan ng player. Kasi kapag ang SLP bumaba ng bumaba, bumalik sa piso, at wala na maglalaro ng Axie, at ako ipu-pull out ko na yung Axie ko, hindi na rin ako maglalaro, then syempre hindi gugustuhin ng developer na bumagsak yung number of players nila from 1 million biglang nag-alisan na. Kawalan nila yun kapag wala na maglalaro. So, hindi nila hayaan na mag-alisan tayo at mawala tayo sa Axie. So, syempre, gagawa talaga sila ng paraan para maging maganda yung economy ng Axie. Bilang developer, gugustuhin mo ba na masira yung economy ng games mo and mawalan ka ng mga player? So, syempre, hindi mo gagawin yun sa sarili mong games. Parang sinira mo yung sarili mong company kung hindi mo ginagawa yung mga bagay na yun. So, aayusin talaga nila yan. Ibabalance nila yung Axie, yung economy, lahat-lahat. So, syempre, hindi basta-basta na approach yan. Kailangan pag-aaralan din nila. So, nasasakan nila na yun kung paano. So, ngayon tayo, dahil nagpa-farm lang naman tayo, wala naman nawawala kahit bumaba pa yan. Kahit sabihin na natin yung 200 SLP ko per day, i-times ko na lang sa 30 at i-times ko sa 3 pesos. Hindi na masama sa akin yung 18,000 pesos a month. So, yun lang naman eh. 2 to 3 hours lang naman i-google, may 18K na ako. Sa 3 pesos na SLP yun. So, syempre, swerte kung tumaas na ulit yung SLP. So, ayun yung mangyayari doon. Mas lalaki na yung kitaan. So, sa tingin ko, tataas naman din yung SLP. Ang tanong na lang, kailan? So, experience overall ko sa paglalaro ng Axie para sa akin, naging maganda yung experience ko sa Axie. Hindi ko lang alam sa inyo, pero sa akin talaga, itong Axie, na-enjoy ko siyang laruin. May times din, real talk, na minsan nakaka-irita rin, no? Lagi kang talo sa arena. Pero so far, na-maintain ko naman yung 200. Siguro, mababa na yung 180 SLP per day na nakukuha ko pag talagang sunod-sunod yung talo. Pero na-maintain ko naman yung nasa 2,100, 2,200. And ngayon nga, ayan, 2,124. Pabalik-balik lang tayo dyan, 2,200, 2,100. So, bawat panalo dito, 18 SLP. So, mas malaki na yung kitaan pag nandiyan dyan kayo sa rank na yan. And kung mas marami kayong Axie, syempre, mas marami yung energy nyo, mas malaki yung kitaan. Kasi nakalagay nga dito, ayan, kung meron kang 10 Axies, meron kang 40 energy. So, ibig sabihin, mas maraming SLP yung pwede mong makuha. And kung marami kang Axie pa, 20 Axies, meron kang 60 energy. So, mas maraming SLP. So, ngayon, nandito lang naman tayo sa 3 Axies. Maraming changes sa Axie Infinity, binabalance nila yan. Depende sa kung ano yung laging nananalong team, puro yun na lang. So, syempre, minsan nananerf yun kapag laging ganun na lahat yung ibibuild ng mga player para lang manalo. Kagaya ng parang feeling ko yung poison team. Not sure sa Terminator kung in-nerf ang Terminator build. Pero sa tingin ko, yung isa doon is yung baka poison team na naman. No? May edit na naman sila sa mga damage or sa number of poisons. So yun lang mga kaka-Axie. Salamat sa panonood. Hopefully nakatulong ang video na to na makapag-decide kayo kung papasok kayo sa Axie Infinity. And yun lang, huwag kalimutan mag-subscribe for more Axie Infinity videos and other NFT games. And see you sa next video.